Welcome back to our YouTube channel, mga ka-DIY. For today's video, ito nga pala, meron tayo ditong DIY power bank. Ayan, available to sa shop. Kung gusto nyo lang, pwede nyo i-check link sa video description. Kung naalala nyo yung ating micro solar generator, effective naman yun, kaso pang 12 volts na maliliit na load lang. Eh kung halimbawa, tinesting natin yun sa DC fan, kaya naman niya, kaso low speed lang. May mga nag-request kasi kung pwede daw ba medyo high speed. Siyempre sabi ko, limited kasi yung power output ng ating boost converter. So, dapat mas malaking boost converter. So ngayon, i-upgrade natin. Tapos may mga nag-request din mga ka-DIY, okay lang ba na 20 watt solar panel para mas mabilis mapuno? So ngayon, i-upgrade natin yung ating micro solar generator para ma-accommodate yung mga request ng ating mga ka-DIY. So para sa build na to, syempre kailangan pa rin natin yung ating DIY power bank case. Kailangan natin ng 18650 batteries. Ayan. Ito, kung naghahanap kayo, available din po sa shop namin. Check nyo lang din po sa link, video description. Great power. So high quality na 18650, brand new yan. Ayan. Tapos ang gagamitin natin na main component is ito. Ito yung boost converter din na hanggang 80 watts ata ito, mga ka-DIY. Tapos nilagyan ko siya heatsink para kahit yung DC fan is tuloy-tuloy natin gamitin, kahit hanggang malobat yung power bank, kayang-kaya niya. So mayroon tayong heat dissipation dyan. Ayan. Kinabit ko lang yung maliit na heatsink. So ito yung main component natin na magbo-boost ng power. Tapos syempre, yung ginamit natin kasi na BMS doon, maliit lang. Ito, ayan. Palitan natin ng medyo malaki. 1S 15 amps. So, at least yung kahit umabot man ng 15 watts, 20 watts yung ating DC fan, kayang-kaya ng ating BMS. Tapos, kailangan din natin ng connectors. Tapos, mga ka-DIY, hindi na kasi tayo gagamit ng yung ano, ito, yung board na ginamit natin last time. Wait lang ha. Diba ito yung ginamit natin na board last time, pang charge ng battery. Eh since hindi na nga natin ito gagamitin, kasi ito na yung gagamitin natin na booster. Eh kung ito lang yung gagamitin na charging, yung mismong power bank board, mababa lang kasi ito, 5 watts lang. Eh halimbawa, ang solar panel natin is 10 watts, hindi niya ma-accommodate. Sayang naman yung ibang watts niya, di ba mga ka-DIY? So kakabitan natin ito, si TP4056. Yung input nito, ikakabit lang din natin dito sa input ng micro USB. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano. Tapos, magiging ano na siya, si TP4056 capable to ng charging 5 watts mga ka-DIY. So kung dalawa sila, yung power bank tsaka ito, meron na tayong 10 watts. So to answer yung unang question ng yung isa sa question ng ating mga ka-DIY, pwede daw ba yung 20 watts? Pwede. Magdagdag ka lang ng siguro tatlo pa nito. Kumbaga, 5 pa 10, 15, 20. So ayun, tatlong TP yung ikakabit mo. Saan ko pala siya ilalagay? Plano ko ilagay dito sa ilalim mga ka-DIY kasi kasya naman. Kasya hanggang dalawa. So gagawin mong tatlo, pwede mo isiksik dito katabi ng booster. Ayan, pwede dito isa. Yan, isa dyan, tapos dalawa dito. So kasya hanggang 20 watts mga ka-DIY. 5 watts, 5 watts, 5 watts, tsaka yung isa pa doon, 5 watts, 20 watts, kaya niyang charging input. Ayun. Ngayon, simulan na natin yung build. Siyempre, yung una natin gagawin, prepare muna natin yung charging natin mga ka-DIY. So, ipaparallel ko yung input nito at input ng ating TP4056. Ito yung connection ng ating ayan, micro USB. So, andyan mga ka-DIY, yung positive at negative. Ayan, andyan. Nakikita nyo ba? Yung dalawang pin na to. Ituturo natin. Ito yung isa, tsaka ito yung pangalawa. So, positive-negative yan, ikakabit natin dito sa ating negative-positive din mga ka-DIY. Pagkoconnectahin natin. So, i-check ko lang kung alin yung positive at negative.
So yung positive is sa right side, mga ka-DIY. Maghihinang na tayo. Mga ka-DIY, improving pala tayo. Nakita nyo, meron na akong wire stripper. Dati, cutter-cutter lang. Salamat po, Shopee. Panoorin nyo pala hanggang dulo kasi meron tayong sorpresa, mga ka-DIY, about dito sa ating solar generator. Yan, nakabit na natin mga ka-DIY. Testingin natin kung meron tayong proper connection. Baka mamaya hindi pala gumagana. So ayun, umiilaw din yung ating TP4056 tsaka yung power bank. So okay na yung charging natin. Gawin naman natin yung ating output, mga ka-DIY. Lagyan ko na rin pala ng wire yung ating battery connection. Dito yung battery sa negative B tsaka B plus. So, ayun. Tutulong yan para sa charging ng ating solar generator, mga ka-DIY. Gamit lang tayo ng double-sided tape para maipwesto. Dati glue-glue lang, ngayon may double-sided na. So sabi ko nga, dito ko siya sa ilalim ipupwesto, mga ka-DIY, para hindi nakakaabala. Siya kaya. Hindi ko sure kung sakto yung battery. Try nga natin. Kailangan pala hubaran natin tong wire. Kasi nakaharang yung insulation. Yan, ganyan siya mga ka-DIY.
Mga ka-DIY, update nga pala, tinanggal ko ulit yung sa ating charging kasi may problema. Ito kasi, ayaw niyang gumana ng naka-parallel charging, parallel input. Kasi bakit? Ganito, ipakita ko yung reason. Ewan ko bakit yung power bank na to, ayun o, lagyan ko ng battery mga ka-DIY. Ayan. Ito yung input natin for charging. Tingnan nyo, pag sinaksa ko tong meter, gumagana o, dapat hindi yan gagana kasi palabas to eh. So, ibig sabihin, yung input niya merong voltahe. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro sa design na lang ng PCB. So, hindi uobra na iparallel natin. Kaya ang gagawin ko, kasi sa ibang power bank naman na mumurahin, pag output, alimbawa ito, tingnan nyo. Ito, ayan, power bank to. Pag sinaksak ko yung meter natin sa ating input, wala, di ba? Dapat walang umiilaw, walang power kasi wala dapat lalabas dito kasi charging input nga to. Ewan ko bakit sa power bank na to, meron. May lumalabas. Although nagcha-charge naman siya kahit pasukan natin ng input. So, ayun. Siguro sa design lang ng power bank na to, kaya hindi uubra na i-parallel natin si PP kasi nag-feedback. Ang nangyayari, once may battery na to, may lumalabas na voltahe dito, pumapasok naman sa ating TP, so nagiging loop. So, hindi uubra. Kaya ang diskarte na lang natin, nilagyan ko na lang ng separate input si TP, tsaka separate yung input nito. Yan. Pero kung ibang power bank case yung gagamitin mo, pwede mo namang subukan kung gagana. Parallel lang sila mga ka-DIY. Bali yung gagawin ko pala dito mga ka-DIY, para sa solar charging niya, hindi ko na gagamitin itong charging ng mismong power bank kasi nga may lumalabas sa kanya eh. So hindi ko pwedeng i-parallel connect itong input na to sa input ni TP4056. So para maging 10 watts, ang gagawin ko na lang na solution, kasi 'di ba dapat 5 watts 5 watts. Gagawin ko na lang na dalawang TP4056 kasi kasya naman. So mababaliwala lang yung charging input natin dito. Ang purpose na lang nitong power bank na to is output USB tsaka yung ilaw. So yung charging niya hindi yan natin magagamit mga ka-DIY. Pero ayun, para lang matapos muna natin, yun muna yung temporary solution natin. Kapag nakahanap tayo ng pwede pang ibang solution, edi update. Comment lang kayo mga ka-DIY kung tingin niyo yung ano yung pwede nating i-improve sa charging natin. Kasi ngayon, yun lang muna yung naisip kong solution. Ayun, nangahoy lang din ako ng TP. Ayan mga ka-DIY, nakabit ko na si TP4056. So, parallel lang naman sa input tsaka parallel sa battery. So, madali lang naman yan mga ka-DIY. Pero kung di mo ito kailangan gawin mga ka-DIY, kung meron ka lang maayos na or kung may iba kang gagamitin na power bank. So, ito, para lang sa kung gagiyahin mo at gagamitin mo yung ganitong power bank, ganitong solution yung pwede mong gawin. Pero kung may iba kang power bank case na gagamitin mga ka-DIY, pwedeng hindi mo na gawin itong paglalagay ng TP4056. So, pwedeng mag-iba-iba yung charging input na setup natin mga ka-DIY. Pero yung sa output natin, same lang. Yan. Ngayon, ikakabit ko na to. Ka-DIY, tapos na yun natin yung ating solar generator na micro. Ngayon, itry natin siya i-charge dito sa ating TP4056. Kaso gabi na.
So bukas ko na lang yung gagawin, pero ngayon para lang matest natin, gamitin muna natin yung ating DIY lab bench power supply. So kung di nyo pa ito napapanood, check nyo na lang ulit mga ka-DIY, sobrang useful kung gusto nyo gumawa. So iset ko ng 6 volts kasi 6 volts yung BMP ng solar panel na 10 watts mga ka-DIY. So kabit natin dyan, so charging, ayun, kaya umabot tayo ng 12 watts mga ka-DIY. Eh yung solar panel naman natin is 10 watts lang, kaya ito umabot ng 12 watts kasi mataas yung current. So, kaya-kaya niya ng 12 watts kasi 6 volts. Pero yung solar panel natin, 10 watts lang yung lalabas dyan. Pero yan, pinakita ko lang na charging siya. Ngayon, kaya niya ng 12 watts. So, kaya nung ating TP4056 na i-charge yung ating battery. So, ayun. Siya nga pala mga ka-DIY, pwede nyo rin pala itong lagyan ng switch dito. Kaso hindi ko na nalagyan eh, wala na kasi akong maliit na switch eh. Kasi laging naka-on yung ating boost converter, laging naka-power yung ating 12 volts. So pwede nyo yung lagyan ng switch para kung gusto nyo ma-control yung inyong output, pwede yun. Kaso medyo tight lang yung space natin, medyo masikip, isiksik nyo na lang dyan. Kasi kita nyo nga yung output natin, nakasiksik lang dito. Medyo malaki kasi yung ating boost converter. Ngayon, itry naman natin isaksak yung DC fan para makita nyo mga ka-DIY na kayang-kaya niya yung DC fan. Sinet ko nga pala ng 14.4 volts yung ating booster. Tapos ngayon, subukan ko ikabit yung ito, yung dalawang ilaw na yan mga ka-DIY. So, kakabit natin. Oop. Ayun, umiilaw na siya. Hanggang 9 watts lang yung kaya ng ating booster, mga ka-DIY. Siguro, limitation na yun ng ating boost. Kasi kahit dagdagan ko ng isa pang load, ayun, gawin natin tatlong ilaw. Ayan, so tatlo na. Kaya naman, pero hindi ganun kaliwanag. Pero hanggang 9 watts lang talaga siya mga ka-DIY. So ayun, siguro dahil yung binuboost natin is from 4 volts, gagawin nating 12 volts, may limitation siguro yun. Pero ayun, comment na lang din kayo mga ka-DIY, pero ito naman based lang sa actual testing ko. So ayun, so ina-expect ko kasi kaya niya ng mas mataas na wattage, pero siguro dahil nga sobrang layo nung binuboost niya na voltage, hirap siya mga ka-DIY. Ayan no, hanggang ano lang tayo, 9 watts. Tapos hindi niya kayang isabay yung DC fan. So yung DC fan natin kapag kinabit ko, hanggang 9 watts lang din mga ka-DIY. Ayan no, patayin ko yung mga ilaw and then buhayin ko yung DC fan. Ayan. Iikot naman siya. Kaso yung lakas niya hanggang 9 watts lang. Ayan no, hindi niya na masustain. So ayun, hindi pa rin ganun ka-success although mas malaki yung ating boost converter ngayon. Mga ka-DIY, ayan, tinanggal ko yung battery na 4 volts or 3 volts. Ngayon, sinet ko siya, kinabit ko yung input ng ating boost converter sa ating lab bench power supply. Sinet ko ng 7.8, tapos naka-boost tayo ng 14.5 volts. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung ating electric fan. So yung electric fan yung nakakabit, DC fan. Based sa testing ko, kaya niya hanggang 15 watts. So ayun, confirm mga ka-DIY kung bakit hanggang 9 watts lang tayo sa ating boost converter is dahil mas mababa yung voltage na ginagamit natin. Kasi yung ginagamit natin na voltage is 4 volts, 3.7 to 4 volts, 4.2 volts, noong 18650. So ang kaya niyang i-boost lang hanggang 9 watts mga ka-DIY. So limitation na yun ng ating boost converter based sa voltage na input natin, which is mababa. Ayan no, kaya niya umabot na siya ng 15 watts mga ka-DIY yung ating DC fan. So medyo malakas-lakas na yan compared sa 9 watts. Iyon, hanggang dun lang yung kaya talaga ng ating boost converter based sa voltage ng ating 18650 hanggang 9 watts lang. So ganun, may natutunan naman tayo sa paggamit ng boost converter.
So, mas mataas na voltage, taasan natin, gawin nating 10. So, 10 volts, gagawin mong 14 volts hanggang ilang watts. Siyempre, mas malaking wattage yung kaya niyang i-boost. So, try pa natin laksan. Yun. Sumobra, pumitik. So, kaya na hanggang 20 watts ng ating boost converter, mga ka-DIY. So, depende talaga sa input voltage yung kaya niyang i-output. Ayan o, naka 20 watts tayo. Mga ka-DIY, kaya expect nyo na hanggang 9 watts lang talaga yung output natin. Ayan mga ka-DIY, sina-charge na natin using solar yung ating DIY solar generator na micro. So charging tayo 5.32 volts, 1.15 amps. Minsan umaabot siya ng 5.33 and 1.17 amps. So nasa 6 watts yung ating harvest mga ka-DIY. So charging tayo using yung micro. Ayun, nakikita nyo umiilaw yung ating TP4056 kasi charging siya. Ayan. Mga ka-DIY. So, ayan. Kung meron kang 20 watts na solar panel, pwede mong gawin yon. Ang gagawin mo is dadagdagan mo lang yung iyong TP4056 para mas mataas yung iyong charging current, mga ka-DIY. So, gawin mong tatlo yung TP4056. Isiksik mo lang dyan. Macha-charge mo na gamit ng 20 watts na solar panel mga ka-DIY. Kasi syempre yung 10 watts, hindi naman talaga 10 watts yung ma-harvest mo dyan eh. Siguro, ano, yan, nag-a-average siya ng 6 watts mga ka-DIY times sa maghapon. So, makaka-charge na rin siya ng battery natin kahit papano. Pero yun, siya nga pala sa output natin, yung limitation natin na 9 watts, yun lang talaga yung limitation ng ating boost converter dahil yung ating input voltage ay 4 volts lamang, which is yung voltage ng ating 18650. So, kung gusto mo ng mas mataas na wattage, kailangan mas mataas yung voltage input natin. Eh, since power bank nga yung ating setup at saka micro USB yung ating charging using TP4056, hindi natin pwedeng itaas yung battery voltage or gawing 2S yung ating 18650. Pwede naman kaso, magkakaroon ulit tayo ng modification. So, ibang charging setup ulit yung magagawa natin. Tapos yung gagamitin natin na BMS ay 2S na mga ka-DIY. So, pwede naman natin gawin yun. Gagawa natin ng paraan. Although, ang iniisip ko kasi doon, yung sa power bank output, kung magiging 2S, magkakaroon tayo ng another buck converter para maging 5 volts yung output ng battery para dun sa power bank output. Pero ayun, para sa update na to, ayan muna mga ka-DIY. So ang nasolusyonan natin sa update na to is yung charging natin. Pwede na tayong gumamit ng mas mataas na solar panel basta dadagdagan mo lang yung TP4056. So dahil nandito ka na sa dulo ng video na to mga ka-DIY, congrats kasi meron tayong promo. Ipapamigay natin itong micro solar generator na to. Comment lang kayo below. Sabihin nyo mine or kahit anong comment. And then please share this video in public sa inyong timeline. And then pag nanalo kayo, i-check namin yung profile nyo mga ka-DIY. I-comment nyo pala yung profile name nyo para isa-search namin kayo. At kapag tama naman at na-share nyo in public, mananalo kayo ng solar generator na to mga ka-DIY. So kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel mga ka-DIY, subscribe ka na, please share and like this video. Thank you! Lahat pala ng components na sa ating video description. Maraming salamat mga ka-DIY!